Oh, 15. Yun. 6 kilo para kay Torby. So, ito yung ano, RS8 na 4.2. So, start 00. Binabati ko po yung pamilya ko dyan. Sorry, hindi pa ako nakaka-uwi. Una-una ako ng ano, RS8. Pagano na habol lang. Full RS8 nga pala pang hibig na itong Honda Click na gagamitin natin. So, please huwag niyong gagayain itong review na ginagawa natin. Napaka-delikado na ito. What's up mga sir, welcome back sa aking channel, Jer Speed Motor Vlog. Okay, so meron tayong bagong-bago talaga to. So rare and first time natin gagawin to ngayon sa Jer Speed Motor Vlog. So magre-review tayo ng pulley set, which is RS8 4.2. So ito yung bago na RS8, pero gagamitin muna natin sa special request lang din sa akin to. Kaya gagawin natin dito naman sa game changer na Click Honda Click 125. Tetestingin din natin yung ano, yung 0 to 100 acceleration versus dito sa pure stock lang. Then papakita natin yung panggilid niya, pure stock na panggilid, and versus natin dito sa RS8 4.2 yung CVT set. So engine is pure stock din. So pure stock lahat yan. Papakita natin specs ng bawat motor mamaya, and susukatan din natin siya nung ano, details nung 4.2 na pulley set para dito sa mga Honda Click na nasa likuran ko. So first time natin to sa Jer Speed Motor Vlog Honda Click. And kasama natin pala si Torbix Motor Vlog, tsaka to si ano, si Team Jer Speed Justin. Magra-ride mamaya is iba, so dapat magkatimbang. Same weight yung timbang ng gagawin nating rider. So magtitimbangan tayo mamaya ng mga rider para makita kung magkakaroon ba tayo ng adjustment or hindi. So shoutout ko lang din yung may-ari na itong pure stock na Honda Click, si Cheng. Ayan, nasa likod. Mamaya mag-shoutout siya. Okay, so panoorin nyo ito mga sir. So binabaklasan nila yung ano, panggilid. And in-evaluate natin ito kanina, yung mga ano, Honda Click na yan. Goods naman, so pure stock sila parehas. And para maging patas yung laban at walang dayaan, syempre titignan natin yung mga panggilid. Simulan natin dito sa pure stock. Ano nilalagay dyan, Boss Torbix Motor Vlog? Pure stock lang. Stock lining, stock torque drive, stock pulley set, tapos stock bell din. Ito, stock bell. Ayan pa, yung code ng Honda Click, stock bell. Yun. Ito din yung bola niya, titimbangin natin. Tapos ang straight ball, yung stock bola ng Honda Click is 15. So 15, yun. Asan? Timbangin natin lahat yan para walang dayaan. 90 grams para sa Click. Okay, so pure stock lahat, bell, torque drive, pulley set. Tiyan nga yung clutch spring yan. Baka. So stock clutch spring. Yan. So ilalagay lahat lang ni Torbix. Okay, shoutout nga pala dito sa may-ari ng ano. King, shoutout. Shoutout po. Bati ko. Binabati ko po yung pamilya ko dyan. Sorry, hindi pa ako nakaka-uwi. Ako lang yun, kasama naman si Victor eh. Boss Victor. So, Justin ulit ng Team Jer Speed. Shoutout mga boss. Yun. Nung nakaraan, napakabait na ito yung Justin. So, ito yung ano, RS8 na 4.2. Pulley set. Tapos nakaano ako na bola. Ilan bola niya? Sukatin natin ito, bola. Gis 11 ata itong... So, yung bola ang gagamitin dito sa RS8 4.2 ay... So, 9.5. Then... Yun. 10.8. Ah, 11, no? O, so, 11. Yung gis pull, 11. Oh, so, ibig sabihin, ano? Gis 11. Yung combination ng bola ang gagamitin natin para sa RS8 4.2. And... Full RS8 nga pala pang gilid na itong Honda Click na gagamitin natin isa. Pero stock torque drive, stock belt. Yan. Ito lang.
Ilan clutch spring na ito? Clutch spring na naka 1,000, tapos yung center, ay clutch spring 1,2, center 1,000. Ah, 1K center. Sige, sige. RS8. Okay, so ilalagay na nila to ngayon. Pero kunin natin muna yung details yung 4.2 na pulley set. Kung ilan yung angle, kasi dual angle siya eh. So makikita nyo dyan sa screen nyo yung specification ng ano, kalaban ng all stock or pure stock na click 125 versus dito sa RS8 na 125. Yan, dying sigh. So shoutout RS8 and Boss J. So sukatan natin muna yung pulley kung ano, dual angle daw to, so kakalahati yan. Yan, 0-0. So unang angle is, teka, kuha na natin maganda, 13 degree yung unang angle. And 13.7 dun sa pangalawang angle nya, kasi kalakalahati. So 13 tsaka 13 then 13.7 tong isa. Check naman natin dito sa ano, yan, sa drive face. Yan, 0-0 drive face, 13 din yung ano, alcohol mo ting, 13 din yung drive face. Then ganun din, so 13.8 naman yung dito, yung pangalawang angle nung ano, ng drive face. Kanina dito 13.7, to ito 13.8. So syempre hindi naman yan ano, perfect zero kung mag-start, kaya meron yang ano, pagbabago. And combination ng bola nga pala nito is ilan yon, Tin? G's 11. So G's 11 yung combination na bola gagamitin natin dito. Pero ilalaban lang natin siya sa 13 grams. So ipapakita lang din naman natin. Ito, boss, dyan, 15. Ha? 15. 15 ba? Okay, so 15 yung stock na ilalaban natin dito. And itong gagamitin natin, yan, mga pulley set na to, nakatono sa bola. So makikita lang natin kung may pagbabago, kasi pag kininse natin tong ano, kininse natin yung bigat ng bola or in-stack natin yung fly ball, walang under to, kasi iba naman angle na ito sa ano eh, stack na angle ng ano eh, angle ng pulley set ng stack. So hatan din natin stack para may ano, comparison tayo. Okay, so sa stack angle naman, kunin din natin, start 0-0 sa pulley. Then isang angle lang naman to, 15.5 pala yun. So 15.5 no, or 15.4 yung stock angle na sa pulley. Sa drive face naman, start tayo 0-0 dapat. So start 0-0, 14.6, 14.5. So dito mataas. Ayun, mga ganun din. 14.5 to, then 14.5. Ayun pala, stock angle ng ano, ng pang-click 125, game changer. So click version 2 yung re-reviewin natin ng mga pulley. So stock is 14.5 tong dalawa. Then dual angle kasi isa. So nakita nyo kanina yung ano, yung angle niya. Then add ko lang yung ramp ng fly ball. Ayan, magkaiba. So malaki yung pagkakaiba ng ramp ng fly ball, kasi masyado malayo to. Ayan, kasi diba dyan, kung baga kinakalkal nila yan dito kapag ka mga stock na ganyan. And then kakalkalin nila yan para mas lalong dumulo, kasi pag umangat na yung bola rito at sasagad lang siya dyan. So para may improve yun at dumulo pa, ginagawa nila yan, kinakalkal nila yan. Pero ito hindi na kailangan. So malayo na siya agad. Kabit na natin to mga totas. Ano tayo, rantes. Sa mga bago makakapanood ng vlog natin na George Speed Moto Vlog, syempre first time na mga click dito eh. Ano to, honest review yung ginagawa namin sa mga pulley set. So ganito kami mag-honest review, mag
magtitimbang kami, evaluate natin yung mga panggilid sa mga bawat angle kasi ng pulley na sinukat natin kanina. So meron mga pagbabago, yung malaking pagbabago pagdating sa acceleration and top speed. So ayun yung ano, yung theory na ano, kapag nagpalit ng angle ng ganito, ganyan, kaya may tiyatawag na re-angle and mga kalgal pulley, is ayun yung theory. So patutunayan natin ngayon using pure stock versus dito sa RS8 4.2. So ganun yung honest review na ginagawa natin dito and actual. So meron tayong two riders na magkasimbigat mamaya, magsusukatan tayo ng timbang. Dapat syempre identical yung specification or yung mga rider nito, kasama yung rider syempre. Alright, so rider weigh in, and ang unang titimbangin natin para sa gabing to si Tor Vic. Tor, pwede ba na? Wow, may kukoy. Hindi ko lang papakita ko. So ganyan. So si Torbix is weighing 66 kilo. Ayan, 66 kilo para kay Torbix. Then siya naman, Justin, weighing 75. Sakto. 75, sakto. So para match na match yung ano, yung review natin, yung rider weight, kasi mayroon mga pagitan na 6 kilo. So meron tayong ilalagay dun sa isang motor na ano, apat na coolant, and ano siya, 6 kilo para pantay silang ano ng timbang. Let's go. C6 once again, and nandito yung dalawang click na imamatch natin, which is sa 4.2 RS8 4.2 version and pure stock na click na 125. So check lang tayo ulit ng mga ganito, walang ganong tao, and then good to go. So please wag niyong gagayahin tong review na ginagawa natin, napakadelikado nito. So sa honest review na ginagawa natin, na tumataiming tayo nang wala tayong nakakasabay para hindi nakakadelikado sa iba, and then sa sarili na rin natin, para safe tayong lahat. So timing tayo ng clear na daan, and please wag niyo pong gagayahin to. Alright, so good to go na tayo mamaya. Tor, yung anong ano dito, pakita natin. So mas mabigat kasi siya si Jay Victor. Kaya ayan, may mga coolant yan. So apat na coolant yung pinakita natin kanina para sa timbang niya, para match na match lang. Then good to go tayo. Let's go. Pure stock versus RS8 ng CBT. Okay, so na-witness na natin yung ano no, yung laban kanina. And then palit rider naman para makita natin kung rider's fault. Ano sabi mo, Tor? Hindi rider's fault 'yon. Unang-una no, na ako ng ano, RC. Talagang nahabol lang. So, kaya bulen, no? Kaya bulen. So, team, ano sabi mo? Ko alam, puta, sa hiniti ata to. Hindi, pero parang na-delay kasi siya nung ano, nung pangalawa. Kaya nung una. Nung una, goods. Pero nung pangalawa, parang na-delay lang siya. Pero maliit na pagitan lang naman. Kaya, papalit.
Palit rider, palit rider ha, palit rider. Yung coolant palit din ha, lipat dito. So, tingnan natin yung makikita. So, dito natin makikita kung ano, rider's fault. Yan, 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 yan. So, yun yung coolant ha, coolant. Apat na coolant yan. Yan. Let's go! Okay, so, palit rider naman. Pure stock naman si ano, Justin, then si Victor naman. Alright, so dito tayo Team Jerspeed. Ang ganda ng laban, naging laban nung dalawa sa Pure Stock versus RS8 na 4.2 na CVT na pinakita natin kanina. And kunin natin yung ano, mga masasabi ng dalawang hinete natin kasi sila yung nakasakay eh. Masasabi? Malakas. Sino? Si Victor. Si Victor. Tor, tangin na kasi yung nangyari. Lakas ng ano, RS8. Pero kaya ano, may bubuga din yung stock. Siguro kulang lang sa tono pa. Proper tuning lang. Proper tuning. So kasi yung na-witnessan ko, kahit yung magkapalit-palit sila ng ano, ng hinete, hindi nagkakalayo, napaka-konti lang nung pagitan. Pero so hindi ano ah, hindi sa sinisiraan natin yung product ng iba, pero honest review kasi yung ginagawa natin. Pinapakita namin sa inyo kung ano yung response talaga nung ano eh, nung motor nung nagpalit ng CVT. So bagong-bago lang tong RS8 na to. Yun lang ang masabi. Yun lang, shoutout dun sa papa ko. Yun o, ikaw. Supportado ako ni papa. Wala na akong masasabi. Ay, si ano pala, si Jomar. Yung dapat inete natin to eh. Hi guys. So, si Jomar dapat kasi yung kalaban para mayroong lightweight rider tapos may heavyweight rider din. Pero goods naman na nagpinagpalit natin. Match yung rider weight natin. Then, pinakita kami si BT. Nandiyan sa screen lahat ng ano, mga 0 to 100. Then, yung top speed na nakuha natin dito sa in a certain distance sa RS8 4.2. So, yun lang. Please like, share, and subscribe to my channel for more.